First time mo lang bang mag-international flight? Or may kakilala ka bang ngayon palang mag-abroad and gusto mo siyang tulungang maintindihan yung airport process? Kung oo, tamang-tama kasi in this video, ipapaliwanag ko step by step ang buong international departure process sa airport. Hey there, poor traveler! I'm Yosh, and we've been travel blogging for the past 14 years, visiting around 60 countries, so I can confidently say na medyo sanay na ako sa mga processes sa airport. Pero, marami rin sa mga nanonood sa atin ay never pa nag-abroad or matagal na since yung last trip nila. Halos 3 million views nga yung TikTok video natin about this, pero marami pa rin mga questions kaming nakukuha, so naisipan kong gumawa ng mas mahaba and mas detalyadong video about it. Pero, bago yan, kung bago ka dito sa channel or hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng makalambing ng isang subscribe dyan. So, i-click nyo lang yung subscribe button and pati na rin yung bell icon sa tabi, tapos click all, select all, para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, follow this page or like this page and share nyo na rin yung video na to para makamta naman natin yung 1 million followers kasi malapit na, pero ang tagal. So, tulungan nyo naman kami. Ayan. Okay, eto na. Simulan na natin. Before your trip muna tayo. So, yes, even before pa yung travel date mo, may mga need ka nang gawin. And, una na dyan, yung pag-accomplish ng e-travel form. Ano ba tong e-travel form na yan? So, ito yung pumalit sa dating immigration departure card o yung papel na sinasagutan sa airport noon. Ngayon, online na siya. Pwede mo siyang sagutan sa official website nila or sa official e-gov.ph na app. So, sinasabi ko lagi na official kasi may mga nagpapanggap ng mga websites tapos humihingi ng bayad. So, hindi doon. Tandaan, itong e-travel, free ito. Wala kayong kailangang bayaran. So, pumunta ka lang dito sa e-travel.gov.ph. Ulitin ko ha, e-travel.gov.ph. Kailangan mo ng email address para ma-accomplish yan. Pwede mong i-download ang e-gov.ph app din, pero pwede rin sa browser na lang. Just click on sign in, tapos click mo yung create an account, and enter your email address. So, kailangan mo ng email. Pag may account ka na, just answer the questions sa form. Bukod sa name, birthday, and other personal information mo, need mo rin i-provide dyan yung date kung kailan ka aalis, kailan ka babalik, saan ka magsistay. Pwedeng hotel address yon or pwedeng address nung kakilala mo kung makikipagstay ka with someone else. And ano yung purpose ng trip mo? So, for holiday ba yan or business, ganon. Kapag nasubmit mo na yan, makaka-receive ka ng email na may confirmation and QR code. May ba nagsasabi dyan, sus, hindi naman need niyan, nag-accomplish nga ako niyan eh, pero hindi naman hinanap. So, ito yung masasabi ko dyan. Required talaga ito. Required po ito. Pero, nakikita ng immigration officers sa system nila dun sa screen kung nag-submit ka nito or hindi. Kung na-accomplish mo na yan, hindi na yan hahanapin sa'yo. Hindi ka natatanungin about it. Pero, pag nakita nila sa system na wala ka pa niyan, papapuntahin ka niya sa tabi and doon ka papag-accomplishin doon sa parang may tablet station doon. So, hassle pa yon. So, gawin mo na yon before your travel date. Bukod sa e-travel form ng Pilipinas, may mga countries din na ini-encourage ka nila to fill out yung arrival forms nila online. So, ang example niyan is Singapore. Best na gawin online yung arrival card nila. Even ngayon, yung Japan, meron din silang Visit Japan web. Pwede naman yun sa airport na nila, pero mas madali talaga kung gawin mo na lang siya in advance. Ang isa pang nire-recommend ko na gawin nyo in advance ay ang mag-online check-in para dun sa flight nyo. Hindi rin naman ito required, pero mas maigsi ang pila and yung paghihintay nyo kung naka-check-in na kayo online. Mas i-explain ko yan mamaya. On departure day. So, let's say na today na yung departure date mo. Ano yung mga need mong gawin? Step 1, make your way to the right airport terminal. Most international airports sa probinsya, isa lang ang international terminal. Pero kung sa NAIA ka or Ninoy Aquino International Airport,
Tandaan na may apat na terminals yan. So may terminal 1, terminal 2, 3, 4. And depende sa airline and specific flight, may naka-assign na specific terminal. So, paano mo malalaman kung anong terminal yung tama? Check nyo yung booking confirmation ninyo or i-double check nyo dun sa airline kasi minsan nagbabago. O kunyari dati, lahat ng international flights ng PAL or Philippine Airlines sa Terminal 2. Pero ngayon, hindi na. So double check nyo kung anong terminal talaga. Yun din yung kagandahan kapag mag-online check-in ka in advance kasi most of the time, malalaman mo dun pa lang kung ano yung updated na terminal for your flight. And pagdating mo sa airport, para makapasok ka sa tamang terminal, iche-check nung guard yung passport mo and booking confirmation to make sure na pasahero ka talaga. Yung departure area kasi sa loob ng terminal, yung mga may flight talaga yung pinapapasok. Although, kanyari, sa Terminal 3, may parang mall area sila na accessible naman para sa mga non-passengers or yung mga hindi pasahero and yung mga maghahatid lang. Yun, dun sa areas na yun, okay yun. Pero yung sa actual departure hall, for passengers lang talaga yun. Step 2, pay travel tax. Kapag nasa loob ka na, yung next step is to pay yung travel tax kung hindi mo pa ito bayad. Ang travel tax na ito ay yung binabayaran ng mga travelers kapag papalabas ng Pilipinas. Usually, it costs 1,620 for economy class passengers and 2,700 naman para sa mga first class passengers. So, hindi airline yung kumukuha nito ah. So, sa gobyerno yan napupunta. So, minsan kasama na ito sa ticket na binayaran. Usually, kapag legacy or full service airline, included na siya. Pero most of the time, hindi pa yan kasama automatically. So, to be sure, check nyo yung booking confirmation ninyo or yung flight itinerary. Tapos, sa breakdown of expenses, hanapin nyo yung PH travel tax na 1,620 pesos or equivalent in other currency. If makita nyo dyan sa breakdown naka-included na, hindi nyo na kailangang magbayad sa airport. Skip nyo na tong step na to. Pero kung hindi pa pala kayo bayad, kung nakita nyo, hindi pa bayad, then punta kayo dito sa travel tax counter. Bawat terminal ay meron yan. Need nyo lang i-present ulit sa counter yung passport ninyong lahat ng pasahero and yung booking confirmation. And bayaran yung 1,620 per person yan na. Bibigyan kayo ng dalawang copies ng resibo. So, yung unang copy, pwede nyo i-keep yun. Yung pangalawang copy, ibibigay nyo dun sa check-in staff. So, ito yung thing. What if hindi kayo sure kung bayad nyo na ba or hindi kasi hindi kayo nag-book ng ticket? So, kung hindi talaga kayo sure, hindi nyo makita dun sa breakdown, hindi nyo talaga alam, tapos hindi kayo nire-replyan ng airline, hindi nyo masabi, ang masasuggest ko sa inyo is huwag nyo munang bayaran. Huwag nyo munang bayaran kasi ang last thing na gusto nyo mangyari ay ma-double charge kayo. So, ang best na gawin ay unahin nyo munang mag-check-in sa flight check-in counter kasi sasabihin naman sa inyo ng staff if bayad nyo na siya or hindi. So, kung sabihin nila na hindi nyo pa bayad, hindi muna nila ibibigay sa inyo yung boarding pass. So, sasabihin niya, "Sir, bayad po muna kayo ng travel tax, tapos balikan nyo na lang po itong boarding pass nyo after nyo magbayad." So, doon nyo palang makukuha kapag bayad na kayo. By the way, hindi lahat ng passengers ay required magbayad ng travel tax sa may mga travelers na exempted, like yung mga OFWs, permanent residents abroad, and mga bata na 2 years old and below. Yon. Tapos, meron ding mga discounted. So, yun yung mga asawa ng OFWs na bibisitahin yung OFW nilang asawa and mga minors na 2 to 12 years old, etc. Pero, may mga requirements yan kung paano siya ma-avail. Pero, medyo complicated to. So, siguro gagawa na lang namin to ng separate video. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam nyo na yan. Subscribe kayo. Subscribe na. Yan. G. Anyway, kung bayad na kayo sa travel tax, step 3 na. Flight check-in and bag drop. Check nyo sa screen kung anong counter ang assigned sa flight ninyo. So, sa Terminal 1 and Terminal 2, may higanting screen dun sa gitna nung check-in area. Tapos, sa Terminal 3 naman, mas maliliit yung screens pero marami. And makikita nyo naman yun agad pagpasok nyo. Parang malapit siya sa mga doors. So, check nyo yung flight number nyo and yung destination. Tapos, yung katapat na counter number, dun kayo pipila. Usually, maraming klaseng pila. May regular na economy na pila, merong for business class,
Merong for priority passengers like seniors, PWDs, pregnant, ganun. And merong pila para sa mga naka-online check-in na. Yung label nun is either online check-in or bag drop. Bag drop kasi kung naka-online check-in ka na, well, na-check-in mo na yung sarili mo. Ang need mo na lang i-check-in is yung bags mo. Kaya bag drop yung tawag. So, generally, mas maigsi ang pila nung bag drop kesa dun sa regular na pila ng mga hindi pa naka-check-in. So talagang, ina-encourage ko talaga kayo na mag-check-in na kayo online before pa kayo pumunta sa airport. And yun nga, kung hindi pa kayo bayad ng travel tax, i-check-in pa rin naman kayo ng staff, pero hindi niya muna ibibigay sa inyo yung boarding pass. So sasabihin ulit, parang nagro-roleplay, sasabihin sa inyo ng check-in staff na, "Ma'am, sir, punta po muna kayo, bayad po muna kayo ng travel tax dun sa travel tax counter, tapos balikan nyo na lang po yung boarding pass." In that case, pag nakabayad na kayo, hindi nyo naman kailangan pumila ulit from the start. Parang dumiretso na kayo dun sa staff na nag-process nung check-in ninyo, tapos iaabot naman niya sa inyo agad pagka-receive niya nung 'di ba sabi ko kanina may dalawang resibo, yung duplicate copy, ikikip niya. So parang i-exchange mo yung resibo na yon dun sa boarding pass. Yon. So, makikita nyo sa screen nyo right now, yan yung example ng boarding pass. So, nag-iibang itsura nyan, depende sa airline. Minsan, maliit na papel lang yan, pero usually, ganito yung itsura nyan. Usually, cardboard. Yan. Minsan, normal na papel din, pero iba-iba siya eh. Pero, once na may boarding pass na kayo, ito na yung pinaka-nakakakabang part. Immigration inspection. Pagpasok nyo sa immigration area, iche-check nila yung passport and boarding pass mo. And then, pila ka na lang ulit. May dedicated counter din para sa seniors and PWDs, pero one companion lang yung allowed ha. So, kunyari, family kayo, lima kayo, may isang senior, yung senior and one more na family member, yung pwedeng gumamit ng priority lane. Tandaan na dito sa immigration area, bawal mag-picture or mag-video. Pag nakita kayo, papagalitan kayo. Yung rule naman na yan, global naman yan, hindi yan sa Pilipinas lang. Kahit sa ibang bansa, bawal talaga magpicture sa immigration area. And pati dun sa security area, sa security check, bawal din dun. Kapag turn mo na, iabot mo lang sa immigration officer yung passport and boarding pass mo. Kung need ng visa sa destination mo, iche-check din nila yon, so make sure na meron ka. Siyempre, kung kailangan ng visa sa pupuntahan mo, dapat may visa ka. Pipicturean ka rin, so step back a bit and harap ka sa camera. Sasabihin ka naman ng immigration officer. While all this is happening, pwede kang tanungin ng IO about sa background mo and sa trip mo. Ito yung mga usual questions. Ito na. Wait lang. Ayos tayo ng sleeves. Okay. Usually, ano ang destination mo? Yan yung pinakaunang question madalas. Tapos, ano ang purpose ng trip mo? Leisure ba yan? Business? Mag-work ka ba? Tatanungin ka rin, kailan ka babalik? So, dapat alam mo yung return date mo. Pero usually kapag first time mo mag-travel abroad, mas maraming questions talaga, lalo if matapat ka sa strict na IO. Yung kaninang binanggit ko, madalas yun lang yung questions eh pag hindi mo first time. Pero pag first time mo, madalas tatanungin ka rin, ano yung work mo dito sa Pilipinas? And pwede ka rin hingan ng company ID or certificate of employment. Kung self-employed ka, pwede kang hingan ng registration documents ng business mo. And kung government employee ka, need mo ng travel authority. Importante yan ha, sa kunyari public school teacher ka, or nagtatrabaho ka sa munisipyo, kailangan mo ng travel authority. Pwede ka rin i-ask kung sino ang sasagot sa trip mo. Self-funded ba yan, or ikaw ba yung gagastos niyan, or may sponsor ka ba? Kung self-funded, pwede kang hinga ng proof na afford mo yung trip na to. Kaya yung iba, nagdadala ng bank certificate. Meron din akong teammate na wala siyang dalang bank certificate, so chinek yung banking app niya on the spot para matingnan kung magkano ang laman ng account niya. Kung sponsored naman, pwede kang hingan ng AOSG or Affidavit of Support Affidavit of Support and Guarantee and proof of relationship dun sa sponsor mo. Actually, ito very complicated itong immigration, so gagawan ko na lang din ito ng separate video. May friend kasi ako na dating immigration officer and madalas siya yung nagsishare sa akin ng mga insights and tips. So again, subscribe kayo if hindi pa para ma-notify kayo kapag ready na yung video na yon. So, yun. Most of the time, konti lang naman talaga yung tanong, pero depende pa rin kasi talaga siya sa background mo and depende sa matatapat kung maluwag or strict yung
yung IO na matatapat sa'yo. Minsan, walang tanong. Yun. Pero pag first time mo talaga mag-a-abroad, i-expect mo na na possible na marami silang questions. Kasi wala ka pang resume eh, di ba? Parang yung travel history mo, yun yung resume mo na, ay, babalik talaga ako. Pero kung wala pang ganun, parang hindi naman duda, pero mas maghihigpit sila a little bit kumpara sa mga well-traveled na. Okay, next question. Question, what if may kasama ka? Pwede ba kayong magsabay sa immigration counter? Ang sagot dyan ay hindi. At least, hindi usually. Unless, bata yung kasama mo na hindi talaga kayang makaisa. Pero kahit, kunyari, magnanay kayo or mag-asawa, usually, hindi sila pumapayag na sabay kayo. Individually kasi talaga yung pag-approach sa immigration counter. Although, ilang beses ko na rin namang naranasan kapag kasama ko yung senior kong nanay na pinapasabay na ako sa kanya. Pero yung pag-approach ng nanay ko, mag-isa siya. Tapos tatawagin na lang ako ng immigration officer. Nasabay niya kaming tatanungin. Pero usually, hindi talaga. So, kung may dependent kayo na hindi sanay or parang kinakabahan kayo sa kanya kasi kunyari matandang-matanda na, ganun. Ang marerecommend ko is paunahin nyo sila. Huwag kang mauuna sa kanila kasi tandaan, once na makalagpas ka sa immigration area, hindi ka na pwedeng bumalik and hindi ka na rin pwedeng maghintay dun sa area behind it. Dun, basta hindi ka pwedeng maghintay. So hindi mo sila matutulungan kapag nauna kang lumusot. Pero kung papaunahin mo sila, may chance ka pa to help them kasi nasa pila ka pa eh. Kung may kailangan silang document, maaabot mo pa. Ayun, so once you're through, proceed na tayo sa next step, which is security check. Ito yung may mga malalaking scanners. And yes, pipila ka ulit. And ito nga, parang mas matagal nga yung pila dito. Kung gusto mong mapabilis, habang nasa pila ka, alisin mo na yung belt and yung mga laman ng bulsa mo. Ilipat mo na dun sa bag mo. Yung maliit na bag mo. Ganun. And i-ready mo na rin alisin sa bag yung laptop mo. Madalas, pinapatanggal din yung shoes, although not all the time. Kahit nga lately, iba, ang weird nga, eh, minsan pinapatanggal, minsan hindi. Yun. Bawal ang mga liquids na more than 100 ml ang container. So yung, kunyari, pabango, lotion, mga skincare products na liquid, dapat nasa less than 100 ml yung container. Yung container yung tinitingnan ha. So kunyari, 50 ml lang naman yung liquid sa loob, pero nasa 200 ml na lalagyan, diba, minsan hindi puno, hindi yun pwede kasi yung titingnan is yung 200 ml na lalagyan. Huwag nyo nang ipagbaka sakali kasi baka masayang if ipaiwan sa'yo. Like, kunyari, lilabo yung pabango mo, diba, sayang. Kung may, 100 ml lang pala yung lilabo. So, pwede yun, pwede yung lilabo. Pero kung meron kayong mga pabango na mas malalaki sa 100 ml, huwag nyo nang i-risk kasi sayang, lalo na kung mahal. Yun. Kung may check-in baggage naman kayo, dun nyo nalang ilagay yung mga liquids nyo na more than 100 ml. Yun. Anyway, dadaan yung mga bag sa x-ray machine, tapos ikaw rin, dadaan sa body scanner. Pwede kang kapkapan kapag tumunog ka. Ito yung gaganon ka. Ganon. So, isa-scan ka din. Yun. Pero once you're through, mas relax na. Pwede ka nang huminga kasi ito na yung, tapos na yung mahabang maraming pilahan. Ganon. Step 6 na tayo, wait for boarding. So, after na security check, makikita mo na maraming mga shops and restaurants, lalo na sa Terminal 3. So, depende kung may oras ka pa, pwede ka namang kumain or umikot-ikot sa airport. Pero, kung ako sa'yo, hanapin mo na muna kung nasaan ang gate mo. So, paano mo malalaman yon? Paano mo malalaman kung ano yung gate mo? Usually, naka-indicate yan sa boarding pass. So, makikita mo dyan ang name mo, flight number, and yung dalawang pinaka-important details. Yan. Ang gate number and yung boarding time. So, check mo, ano yung gate na assigned sa flight mo? And, ibig sabihin, dun ka magbo-board. Yung boarding time naman, yun yung oras kung kailan magsa-start na silang magpasakay. So, make sure na andun ka na sa time na yon. Pero here's the thing, may mga pagkakataon na wala pang gate yung flight mo. So, wala rin nakalagay na gate dun sa boarding pass. Usually, kapag hindi pa dumarating yung aeroplano, dun yun nangyayari. So, kapag ganon, i-check nyo na lang sa mga screens dun sa airport. Meron kayong makikita mga screens dun na may listahan ng gate assignments. Check nyo every now and then. And pay attention din sa mga announcements.
Huwag kayong mag-earphones kasi baka ma-miss nyo yung boarding announcement or baka tinatawag na pala yung name nyo kasi kayo na lang yung kulang. Hindi nyo narinig kasi naka-earphones kayo, naka-ano kayo, Taylor Swift pa kayo, ganyan. So, kasi minsan, kahit may gate assignment ka na, minsan ay iba pa rin yun or nalilipat yung gate assignment. So, pay attention talaga. Ako madalas, kahit hindi pa boarding, dun talaga ako tumatambay sa assigned gate. Para kapag may update, kung magbago man yung gate assignment, kung magbago yung boarding time, alam ko kaagad. Minsan kasi may delay, alam nyo naman yan, minsan may delay ang flights. And minsan naman, although rare ito, pero nangyayari pa rin to na minsan, mas napapaaga yung boarding and mas napapaaga yung alis ng eroplano. And minsan tinatawag na pala yung name mo ilang beses, hindi mo narinig. So, doon ka na lang tumambay to be safe, doon sa boarding gate mismo. And kapag boarding time na, hintay ka na tawagin yung row or zone mo. Huwag mo gayahin yung iba na excited na, na pipila na sila agad kahit na hindi pa sila tinatawag. Wait for your turn para organize tayo. The staff will scan the code sa boarding pass mo and check your passport. Tapos, yun na, sasakay ka na ng eroplano. Makikita mo rin sa boarding pass mo yung seat number mo. Seat number. Most likely ay alphanumeric yan. So may number followed by a letter. Yung number is yung row mo. And yung letter naman is yung position ng seat mo. Kung aisle, middle, or window. So, hanapin mo lang ang assigned seat mo, tapos check mo lang yung labels overhead. So, makikita mo yung label dun sa may overhead compartment sa baba nun. So, huwag kang uupo sa hindi mo seat ha, kasi baka mapaaway ka pa. So, make sure na tama yung seat number mo. Kung hindi mo mahanap, nalilito ka, pwede ka magtanong sa flight attendant. Kung may cabin bag ka or hand carry na tinatawag, ilagay mo lang sa overhead compartment. Tapos, yung personal item mo or yung mas maliliit na bag, sa ilalim ng seat sa harap mo, dun yung nilalagay. Unless maliit lang siya talaga na wallet, hindi siya pwedeng nasa lap. Dapat nasa space sa ilalim ng seat mo. Ayun, so enjoy your flight and have a safe trip. Yung next videos natin ay tungkol sa immigration and step-by-step arrival guide naman. So dalawang klaseng videos yon. If ayaw nyong mamiss yun, alam nyo na yung gagawin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, Diyos ko, subscribe na and ring the bell and choose all para lagi kayong updated kapag may new episodes tayo. And kung sa Facebook ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo, so please like and follow this page na rin. If nakatulong sa inyo ang video na to, you can tip us by sending super thanks and iba pang stickers dito sa YouTube or send us stars kung sa FB kayo nanonood. You can also send tips via GCash, Maya, credit card, or bank transfer. Just visit thepoortraveler.net/tip. Kung meron kayong tanong, let us know in the comment section below. You can also follow and message us on Instagram, X, and TikTok. Kung bet mong makinig ng mga additional tips and kwentuhan namin about travel, follow the Poor Traveler Podcast on Spotify, Google Podcast, or Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!